ma'am, ito po. Jo, anong malita kay Paco at kay Ana? Papunta na sila dito. Binigyan kami ng lead ni Ana at ni Paco na dito pupunta sila, Mr. Montesilio. Kung nasaan yung yacht ni Art Sobrepeña? Madali lang ho yan, ma'am. Nakaregister lahat ng yacht na nagdadock dito sa Bataan Port. Sige po. Ito ho, ma'am. Let's go. Let's move. Ingat. Jacob has a criminal mind. Nilaro niya tayo kanina. Ngayon, tayo naman ang makikipaglaro sa kanya. Paco, Ana, nasa na kayo? Mag-uumpisa na yung operation. Malapit na po kami. Attorney Vega, pakisabi po sa kanila. They have to make sure na hindi masasaktan ang mommy ko. They have to rescue her. Hindi niya rin ho gustong sumama kay Jacob. What are you saying, Ana? Itanong niyo na lang ho kay Nanay Sonia. Nay, alam na po namin ang lahat. Sinabi na ho sa akin ni mommy ang tungkol sa pagtutulungan niyo. Is this true, Sonia? Attorney, pasensya na. Hindi ko na sinabi sa inyo. Sinekreto ko to. Huwag ka na mag-apologize. You wouldn't have been as effective kung alam namin ang mga kilos ninyo. You know, I don't agree with your methods, but you did good. Napakatapang inyong dalawa. Okay, now we have to make sure na maililigtas natin si Jean. We're here. Finally. Diyos ko, paano na to? Yes, sir. Good afternoon. Saan po sila? Martin Concepcion. Asawa ko si Almira Concepcion. Kami yung tinawag ni Art. Ah, kayo po pala yun. Sige po. Sa dock number 6, andun po yung yate ni Sir Art. Naghihintay na din po dun yung stop ni Sir Art sa inyo. Salamat. Sige po. Andito na yung suspect. I repeat, andito na yung suspect. Pasensya na talaga kayo. Sadyang hindi na namin sinabi sa inyong lahat dahil ayaw namin meron pang ibang madamay. Nay, Nay, kailan pa nagsimula ito? Nung nabaril ang kapatid mo, pinuntahan ko si Jean, pinamukha ko sa kanya kung gaano kahayop ang asawa niya. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Hanggang sa siya na mismo ang nakakita ng mga ebidensya sa bahay nila mismo na si Jacob ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pagkamatay ni Edward at ni Roman. At nakita niya mismo na ang susunod na papatayin ay si Ana. Not my Ana. Kaya mula nun, nagdesisyon ang mami mong makipagtulungan sa akin. That's why she decided to stay with him. Oo, Ana. Yung pagkahuli ni Jacob sa airport, yung pagkalat lahat ng baho niya sa internet, lahat yun, Attorney Vega, kami ang may gawa. Sa kagustuhan namin makulong na si Jacob, gusto namin matapos na ang kasamaan niya. At higit sa lahat, paprotektahan kayong mga anak namin. Ana, mahal ka ng mami mo.
Ready na po. Nakapwesto na ang lahat ng mga tao natin. Oras na umakyat si Jacob sa yate. Pwede na po natin siyang ulihin. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang mga kaya namin para mahuli ng mapayapa si Mr. Montesillo. Sir, yung mami ko po, wala ko siyang kasalanan na. Ana, I already briefed up. Honey. Yeah, come on, I'm let's coming. Go. Yeah, yeah. Let's go. Naghihintay na si Captain. Oh, just be a second. Huh? Now I'm ready. Come on. Yeah. Something's not right. Han, please, put that away. Put that away, natatakot ako. Sana mga pulis na ito. Subject is armed. I repeat, subject is armed. Mom, oh my God, Mom! Lady, mommy po! Oh, basta pa nagkagulo ha. Si Jane ang una nating kukunin at ilalayo. Copy, sir. Ba yung tauhan ni Art? Opo, sir. Hindi po kasi siya makakapunta. Kaya ako na yung pinapunta niya ngayon. Tika na po, ma'am. Alis na po kita. Malamang kasama niya yung asawa niya. Opo, sir. Hindi na po naghihiwalay yung mag-asawang yun eh. Wrong answer. Ano na nangyayari dyan? Ano nangyayari shootout? One man daw. Sino na barel? Uwi siya sa agent namin, ma'am. Asan ang mami ko? Kasama pa rin siya ni Mr. Montesillo. Thank you.
Jane! Kailangan po natin siya puntahan. I have to see my mom! Ana! 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 May mga pulis na kami kasama. Iyayalete si Gina.
Ano nangyari? Yeah, sinusugod namin ngayon siya sa ospital. Nalaman kasi namin kung saan tatakas si Jacob. Kaso yan, siya naipit sa barilan. Naipit sa barilan si Jean? Nasaan kayo? Kamusta na siya? Pupuntahan ko kayo dyan. Sa St. Michael Medical Center yan. Bibilisan namin. Pupuntahan ko kayo dyan. Alin na kayo. Bilisan natin. Yaya Leti! Teka, sino po kayo? Ako po si Cora. Yaya Leti! Kilala niyo po ba to? Kilala namin. Sige. Ika, Cora. Pinapunta ako dito ni Sonia. Baka raw kasi ano nang nangyayari sa inyo. Cora, si Jean. Bakit? Ana, walang masamang mangyayari kay Jean, ha? Matapang na tao ang mami mo. Hindi siya basta-basta susuko. Lalaban ang mami mo, Ana. Lalaban siya. Yaya. So, yan, nakauwi na kami ni Doming sa inyo. Sinundo kami ni Cora. Salamat naman, Yaya, kung ganun. Kamusta na si Jean? Nagpapahinga siya, Yaya. Nasa room 211 siya. Excuse me. Attorney, ano palang balita sa location ni Jacob? Nakita na ng Coast Guard yung pump boat na sinasakyan niya. Unfortunately, it was empty. Pero ongoing pa rin ang travel ban against Jacob. May warrant of arrest din tayo sa kanya, dahil dun sa frustrated murder case ni Doming. Bukod pa dun sa final ni Ana na kasong murder. With all these cases, the NBI and the police are doing everything they can to find him. Nag-set up na din sila ng checkpoints sa lahat ng exit points sa Central Luzon. We also coordinated with the media para mas madali siyang mahanap. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad si Jacob Pontisilio, ang businessman ay nasasangkot sa kasong embezzlement kung saan pinaldas di umano ni Pontisilio ang pera ng educare na naging sanhi ng pagkalugi nito noong 2004. Nahaharap din siya sa kasong frustrated murder sa anak ni Sonia Alipio. Matapos ang nangyaring entrapment kaninang hapon sa Bataan, nakatakas di umano ang lalaki. Jacob is being hunted like a wild animal. We successfully removed the bullet out of your mother's body. We repaired the intestine as well dahil natamaan ito ng bala. As of now, she's still under observation dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Thank you, Doc. Thank you. Excuse me, I'll just do my rounds. Ana, pakinggan mo abogado mo. She knows what's best for you, sweetheart. Isn't that supposed to be your job, Mom? To keep your daughter's best interest at heart? Anay, hindi mo naiintindihan eh. No, I do. I actually do understand. Pero kung talagang mahal mo ko, iiwan mo yung kriminal na yan, yung mamamatay tao na yan. Please. Ang hirap-hirap na lumaban para sa taong na hindi nga naniniwala sa akin. I just hope and I pray na sana makita niya na si Jacob for the monster that he truly is. Sana katulad na lang din siya ni Nanay Sonia. Di ba ang mga ina, dapat pinoprotektahan at inaalagaan yung mga anak nila
kinakampihan, sinusuportahan, pinaniniwalaan. Lalong-lalo na pag nagsasabi siya ng totoo. Lalo ka naman kasigurado na hindi ganun ang mami mo. Hannah, I've known. I've always known. Matagal ko na alam yun. Nahayop talaga si Tito Jacob mo. Siya ang nagpabagsak sa Ethiopia. Siya ang nagpapatay sa dati mo. I've just been playing with him. Just so that I can get enough evidence, Anna. Para maipakulong natin siya once and for all. Nagganit ako sa sarili ko pa. It's so selfish of me. Naisipin na mas pinili pa ni Mami ang hayop na yun kaysa sa akin. I hate myself for being so harsh to her when all she wanted to do was sacrifice to protect me. Kung mawala si Daddy, wala rin siyang ibang inisip kundi ako. Mahaba ka, Mami, ko dahil sa akin. I feel so helpless pa ako. Kung pwede lang na ako nalang yung mawala para lang mabuhay sila pa, ako gagawin ko. Gagawin ko na ito. Gagawin ko na ito.